Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang detalyadong schedule ng pagtatanim para matiyak na ang mga pag-i-import ng mga agricultural products ay hindi makakasama sa lokal na produksyon. Matapos ang briefing ng Department of Agriculture kahapon, kasama ang iba pang kinaukulang ahensya ay hiniling na ang Pangulo sa mga opisyal ng agrikultura na dagdagan ang detalye sa cyclical nature ng mga pananim sa Pilipinas para maiwasan ang pag-aangkat ng mga produkto sa panahon ng anihan. Iginiit ni Marcos sa pulog na hindi mag-i-import ang bansa ng kahit anong produkto kapag marami ang produksyon para magamit ang lahat ng ito sa bansa. Sa ilalim ng Philippine Development Plan ng Administrasyong Marcos, target ng DA ang paglago ng 1.8% hanggang 3.3% sa sektor ng agrikultura mula 2023 hanggang 2028. Patuloy umanong lumalala ang imahe ng Ninoy Aquino International Airport dahil sa ginawang pagdukot o pandurukot ng mga tauhan ng Office of Transportation Security sa isang dayuhan. Ayon kay House Deputy Speaker at Batangas 6th District Representative Ralph Recto, mistulang nababaliwala ang nasa 1.27 billion pesos na pondo na inilaan ng gobyerno para sa promosyon ng Pilipinas dahil sa insidenteng ito. Sinabi pa ni Recto na hindi basta-basta mabubura ang impresyon sa bansa sa pagsasampa lamang ng kaso laban sa mga sangkor sa insidente. Inirerekomenda ng mambabatas na kailangan ng paglalagay ng mga CCTV sa mga blind spots upang mababantayan ang bawat galaw upang hindi na muling maulit ang nangyaring ito sa isang turista. Unang pag-usapan natin yung mga kaso sa ombudsman. Dalawang kaso yan, ano? Ang isa, yung na-file ng Ilaban versus kay Boeing. Murder and administrative charges. Yung isa naman, yung plunder charges na na-file ng Bucor, Katapang, against kay DG Bantag. So, nasa ombudsman na. So, yung murder and administrative charges versus kay Boeing, gumugulong na, pinag-aaralan na ng ombudsman yung merits of the case. Tapos na yung 10 days na palugit ng ombudsman para kay Boeing na mag-submit ng counter-affidavit. Ay ngayon, depende sa ebidensya. Best scenario, malakas yung ebidensya na sinubmit ng Ilaban ay nako, magkakaroon ng probable cause at sasampahan na ng kaso si Boeing sa Sandigan Bayan. Kung yun ang nangyari, nako, ang hustisya po abot kamay na kasi malalaman mo na wala, hindi si DG Bantag ang utak kasi iba pala ang utak. Baliktad. So, pag dasal natin na sana malakas yung mga ebidensya na isinubmit ng Ilaban. Ipagdasal po natin na sana ang mga ombudsman na investigators yung pinag-aaralan na nila ngayon yung kaso, magkaroon sila ng wisdom, God's favor, na sana makakita sila ng probable cause para masampahan na si Boeing ng murder charges at gugulong ng hustisya. Okay? Gusto ko lang ipakita sa inyo, ano, kung gaano sila kaantay, ano, kay General Bantag. At syempre, gusto ko lang tumawa ngayong Monday bago mag-umpisa ang araw ko sa work. Ano. So, panoodin natin mga kadiltok. I-random natin to. Babalita muna ko sa inyo kung ano yung nangyari kanina sa hearing ni Bantag. Okay. Yahoo! Malapit na ang kulungan kay Bantag, kakaisulwita. Alam dyan mga kadiltok na siya ay spokesperson daw ng Mabasa family. At syempre, na-disbar. Ayan. Sa kanyang kamaritisan. Oh, ito naman sunod. Ayan. Ayon sa NBI, nagtayo siya ng criminal organizations sa Bureau of Corrections.
ayon sa panibagong nakaupo na acting director general diyan, si Gerald Bantag, ay napakaraming katiluwalian ang ginawa sa loob ng Bureau of Corrections. Yon ang mga kinagagalitan ko, hindi yung pagkatao ni Gerald Bantag. Wala akong pakialam sa pagkatao niya, sino ba siya? Diba? Yung mga ginawa niya ang kinagagalitan ko. Oh. Tapos ngayon, patitigilan nyo kami dito sa paghahayag ng katotohanan? Sasabihin nyo, fake news ang sinasabi namin? Aba, kung fake news ang sinasabi ko dito, sabihin mo na fake news ang mga pagbabalita. Yun ang DOJ. So kapag DOJ na, panel, alam na yan, matagal na nating inaabangan yan. Sa tingin ko, hindi aabuti ng 2 buwan. Pinakamatagal na yan. Ah, mga 1 buwan, maglalabas ng resolution yan. Pag ang resolution yan may probable cause, isasampa na ang information sa korte, within 1 or 2 weeks, maglalabas ng warrant of arrest. Kaya sa tingin ko, sa loob ng 2 buwan, may warrant of arrest na lalabas kay Bantag. Aba, yan po ang ano natin dyan. Okay. Huwag niyong daanin sa mga patrol-troll, pati TikTok, ang depensa ninyo. Hindi po depensa yan. Ang ginagawa niyo lang dyan ay ginugulo ninyo ang kaso ni Kapersi. Nililigaw ninyo yung mga tanga na maniniwala sa inyo. Pero... Okay, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, Batang Maynila Toits po. Okay, ito, pag-usapan natin si Mr. Bantag. Kasi mukhang ano, mukhang nga mabubulok sa bilangguan itong si Mr. Bantag. Kasi mga kaibigan, halos lahat ng kaso meron na to eh. Ah, nilalakad na ni Justice Secretary Buboying Rimulya yung pagpalit dyan sa Bucor. At itatalaga na talaga bilang Director General ng Bucor itong si General Katapang. At wala na, talagang hindi na makakabalik si Mr. Bantag. May ibang mga kaibigan ko igurot na makabantag kasi napaklanis na maigurot. Pero my God, hindi kayo magwawagi. Sumuko na kayo. Napapaligiran na kayo ng mga otoridad. Kung magkwento, parang may salte. So yan mga ka-Realtok, yan ang mga ilan sa mga antay kay General Bantag o di kaya naman mga galit o kaya naman ay nakikisimpatsya na nagagalit. Kaya yan mga ka-Realtok, siyempre nandiyan si Engineer Causing, ang isang na-disbar na na abogado. Ang sabi nga ng karamihan, abogago, nakalbo, o, di ba? At yung isa naman, si Top 1. Kaya si Top 1, ang galing-galing magsalita eh. Ang galing niyang magbigay ng mga kung ano-ano, ng batas-batas, kalokohan. Eh ikaw nga ay pulis na awol. Sino ngayon ang umano ng batas? Di ba? Sino ang sumisira sa batas? Di ka? Ikaw din. O, di ba? Kung wala kang Top 1, kung wala kang pakialam kay General Bantag, kami rin, walang pakialam sa'yo. Di ba? Oh. Tama sabi mo, ang sinisilip mo yung ano. Ano ang sisilipin mo doon? Wala kang sinisilip, kundi yung baluktot mong pag-iisip, yan ang problema mo. Isa ka rin sa makahatol, kala mo, nandun ka eh. Alam mo ang katotohanan. O, di ba? At tapos nandiyan si Attorney Enzo, no? Wala, ang mga ano yan, mga anti-Bantag din yan eh. Pagdating kay General Bantag, mga kakaiba siya, di ba? Talagang atat na makulong si General Bantag. Ganun kasimple yung mga yan. Tsaka si Carol Mabasa. O, di ba? Sasabihin na babagalan sa investigasyon, pero kung tutusin naman, di ipasa nila sa ombudsman, di ba? Para mapabilis ang proseso. Oh. Yan kayo eh. Yan, tapos si si Maynila Tolitz. Isa rin yan. Pagdating kay General Bantag, mga bastos na at wala pang respeto. Parang kayo sure na wala naman din kayong alam, 'di ba? Yan mga karito, yan ang mga ilan sa mga sa mga antay na antay kay General Bantag, ano. Ang akin lang naman dito sa mga to, ano. Sabi ko naman sa inyo, eh. Itong mga to, kulang pa sa akin, eh. Pag pinagsama-sama ko tong mga to, kaya pinagsama-sama ko na yung ilan, isang tuhog lang tong mga to. Kung ribat lang at ribat, re-ribatin natin to na matitindi, eh. Di ba? Kaya paano mo hindi mariribat tong mga tong ganito magsalita, mga karito? Di ba? Wala tayong magagawa dyan sa mga kung talagang galit na galit sila kay General Bantag, kung nakikisimpat siya lang para magalit. O, di ba? Yan ang problema sa kanila eh. Tayo, bumabalanse tayo. Bumalanse tayo sa umpisa. Ang normal sa mga reaction is, almost, bumalanse ka. Pero sa atin, dito sa pagkakataong ito na kay General Bantag, sa sistema kay General Bantag, ay hindi pwede tayong bumalanse. Bakit kamo? Kasi sila mismo ang nag-umpisa
para hindi sila mabalanse. Kasi mismo, sila ang nag-umpisa ng mga kapalpakan at kasinungalingan at kung ano-ano pa ang mga sinabi at kung paano humatol. Paano ka babalanse, mga karito? Diba? Eh, itong mga anti-bantag, o galit kay General Bantag, hindi na nga bumabalanse, kung makapag-akusa rin, kailangan mo talagang mga ang daming alam, di ba? Kaya sa mga yan, ako, talagang isang tuhog lang kayo sa akin, sabihin ko sa inyo.